Magandang hapon po. Umabot sa Antipolo ang pambibiktima ng lalaking suspect na naunang nanghalay at nanggapos ng masahista sa Maynila na ibinalita natin dito sa 24 Horas Weekend noong nakaraang Linggo. Ang parehong suspect na huli ulit para sa parehong modus. Aminado siya sa pambibiktima at pagnanakaw sa mga babaeng masahista na kanyang binubok. Nakatutok si Nico Wahe. Iginapos ang mga paa at mga kamay. Ganyan ang sinapit ng massage therapist na ito sa isang motel sa Antipolo City. Ayon sa kanya, may isang client na nag-book sa kanya hapon noong May 9 para magpamasahe. Pero pinapasok niya ako, nakahawak po siya sa pintuan. Tapos pinapasok niya po ako, tapos sinunggaman niya po ako, tapos nakatutok yung patalin niya sa akin. Lakas na po ng sigaw ko. Wala po nakarinig kasi nakabulyan po yung TV. Tapos nagmamakaawa po sa kanya. Sabi ko, wag niyo po akong papatay. Kasi sa akin lang umaasa yung pamilya ko. Tapos sabi niya sa akin, makasisigaw kasi pag sumigaw ka pa sa akin, gigilitan niya daw po ako sa leeg. Dito na raw siya ginapos, binusalan at piniringan ng suspect. Sa takot, napilitan daw siyang sumunod sa mga kagustuhan nito. Matapos ang pangahalay, kinuha pa raw ng suspect ang pera ng biktima. Ginawan ko na lang po ng paraan yung paa ko para maipantay. Kahit sobrang sakit ng higpit ng tali niya sa paa ko. Tumalon-talon po ako hanggang sa makababa ako. Hanggang sa ako, tumatalon-talon ako para mapansin ako ng boy. Sa isinagawang follow-up operation ng Antipolo Police, nahuli ang suspect sa Baras Rizal. Ang suspect ay ang binalita rin ng 24 Horas Weekend noong nakaraang Linggo sa kaparehong krimen na ginawa naman sa Maynila. Itong suspect natin na ito ay nahuli natin dito sa lungsod ng Maynila dahil siya ay sa hindi pagsusuot ng helmet at eventually nasita nga ito ng mga tropa natin dito. At wala din siya may pakitang lisensya at nakitaan din siya ng illegal drugs. Kaya doon natin siya sinampaan ang kaso. Kung bakit siya nakalaya sa kasong illegal possession of drugs? Na-inquest natin siya doon at yun nga, after ilang days, naka-receive tayo ng release order from the prosecutor. May kakulangan lang tayo ng maaari ng ebidensya. Umamin ng suspect na marami na itong nabiktima. Kasi po na-scam na rin po ako dati. Yung mga extra service. Tatali ko po sila, sir, pagka sakaling tapos na po kasi na ano po akong mag-hysterical sila eh. Bakit mo kinukuha yung mga pera nila? Kasi nga po yung nangyari po sa akin po, yung parang maabawi po ba sa nangyari sa akin sa pang-scam po. Para mapacify yung victim na hindi na pumalag, pinakita niya mga previous rape victims niya together with the video na sinabi niya, hindi ikaw ang una. Sa gitna ng aming panayam sa suspect, hindi na nakapagtigil ang biktima at sinugod ang suspect. Maging kaibigan ng biktima ay nagngingit-ngit sa galit. Isa pang biktimang massage therapist ang lumutang sa Antipolo Police. At ayon sa kanya, ganito rin ang ginawa sa kanya ng suspect noon namang Marso. Tututukan ka niya, bibidyohan ka niya. Iiwan ka niyang hubot-tubad. Nakagapos ka. Walang ibang makakano sa'yo. Rape with robbery ang isa sa pangkaso sa suspect. Tinitingnan na rin ng Antipolo Police ang posibleng violation ng mga motel na pinangyarihan ng krimen. Irerekomenda rin daw nilang ipasara ang mga ito. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok, 24 Horas. May bagong katuwang ang mga barko ng Pilipinas sa pagbabantay sa ating teritoryo sa West Philippine Sea. Ocean tugboat ito na may water cannon, oil spill prevention at pwedeng maglagay ng buya para markahan ang ating mga teritoryo. Nakatutok si Ian Cruz, exclusive. Hindi biro ang nararanasang harassment ng mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Nariyang harangin, mabangga o birahin ang water cannon ng China Coast Guard. Dito papasok ang bagong floating asset, ang bagong ocean tugboat na pwedeng sumaklolo sa ating mga barko. This can perform immediate response in case of a maritime accident or disaster. By towing the ships going into safety port. Kaya niyang hilahin. Even the biggest vessel of the
Philippine government. Ang barko, in-order ng isang ahensya ng gobyerno pero hindi pa muna kinilala ng WASEFA Slipways. May water cannon ito na angkop gamitin sa paglaban sa apoy. All these vessels are compliant with the international standards. Ito naman ang larawan ng isang multi-mission patrol vessel ng partner ng WASEFA Slipways sa ibang bansa. May kakayanan ito sa firefighting kaya malakas ang water cannon, oil spill prevention, pati na sa paglalagay ng buya para markahan ang ating mga teritoryo. Kasama ito sa proposal nila sa isa pang ahensya ng gobyerno para bigyan ng higit na kakayanan ang mga nagpapatrolya nating mga barko sa West Philippine Sea at iba pang teritoryo. Pinag-uusapan pa raw ang detalye nito. Bukod sa patrol vessel ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, pati na ang steel hull na fishing vessel, ginagawa na rin para may maasahan ang mga mangingisdang Pilipino. There was a drive by the government na from wooden hull, we modernized. So, gawin nating bakal yung mga hull, yung construction ng mga fishing boats. Para even during the weather, bad weather conditions, so matibay yung mga fishing boats natin. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras. May pangamba ang grupo ng mga travel agency sa bansa na posibleng makaapekto sa ekonomiya at turismo ang dagdag na requirement sa mga Chinese para makakuha ng visa bago patuloyin sa bansa. Yan ang tinutukan ni EJ Gomez. Sa unang apat na buwan ng 2024, mahigit 140,000 ang mga dumating na Chinese nationals sa Pilipinas batay sa datos ng Department of Tourism. Doble ito sa bilang sa parehong panahon noong 2023. Noong isang taon, mga Chino ang ikalimang pinakamaraming banyagang nagpunta sa bansa. Pero naghihigpit na sa mga Chinese national ang Department of Foreign Affairs. Bunsod ng dumaraming mga Chinong nagpapasa ng mga peking dokumento gaya ng bank statements at employer's certificate. Kaya ayon sa DFA, bilang patunay ng pagkakakilanlan ng mga Chinong nais magtungo sa Pilipinas, hihingan na rin sila ng tinatawag na Social Insurance Certification bago maisuhan ng visa. Mababawasan daw nito ang mga Chinong pumapasok bilang turista pero illegal pa lang nagtatrabaho rito, gaya sa mga illegal na POGO o Philippine Offshore Gaming Operators. Pero ayon sa Philippine Travel Agencies Association o PTAA, baka raw imbes na mahikayat, umiwas pa ang mga lehitimong turista at negosyante galing China na pumasok sa Pilipinas dahil sa paghihigpit nito. Chinese tourists are our major source of income for the Philippines. So making it harder to visit could discourage tourism and hurt businesses. They might even be the ones to give travel advisories not to go to the Philippines, di ba? Pangamba ng PTAA, lubhang tatamaan ang hotel and accommodation sector. They also spent room nights, accommodations, shopping, food. So that has also increased in our economy. Ayon sa PTAA, dapat maging balanse at malinaw ang bagong polisiya para hindi maging issue ng diskriminasyon. Ang Department of Tourism, inaayos pa raw ang kanilang mga datos bago magbigay ng pahayag kaugnay ng pahayag ng PTAA. Nauna nang nilinaw ng DFA, walang kaugnayan sa polisiya ang issue ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, Nakatutok, 24 Oras. Story of two celebrity moms tayo this Mother's Day Eve. Si Aubrey Miles, meron ng anak na tapos na ng kolehiyo, habang si Charisse Solomon naman, meron ng bagong tirahan. May chika si Lars Santiago. Akala mo, di ba ang waiter? Kapag may bagong balita mula kay Kapuso comedian Charisse Solomon. Yan ang new home for Mother's Day. Bumili silang mag-asawa ng bagong bahay at nagsimula na sila ng mister at tatlong anak na lumipat doon. Yung special wish ko lang talaga for Mother's Day is yung mapabilis yung paglipat namin. Nilagari naman ni Charisse ang taping ng summer specials ng Bubble Gang at Pepito Manaloto kasama si Michael V sa magkaibang resort sa Nueva Ecija. Proud at excited din si Charisse na mapasama sa bagong parody na ginawa ni Bitoy para sa Bubble Gang. Sobrang ganda ng kanta. Minsan nga nakakalimutan mo na yung original song pag ginagawa yun ng parody.
Si Aubrey Miles naman, busy sa pagganap sa Shining Inheritance bilang ina ng karakter ni Kaylene Alcantara. Her acting, you're really gonna feel na nanay niya ako. Ganun kami ka-connected. And si Kaylene is a very good, parang young star na actress. As in, aakalain mo bang sa kanyang youthful glow, may anak na siyang college graduate? I just graduated from LaSalle, entrepreneurship. Tapos yung isa ko, high school naman. Ganun pala yung feeling nun, totoo pala yun. Ngayong Mother's Day, ano kaya ang plano ni Aubrey at Mr. na si Troy na kasama naman sa afternoon prime series na Lilette Matias, attorney at law? Lagi naman kami nagse-celebrate. We always have weekends dinner. Si Charisse, wala raw ibang plano para sa Mother's Day. Importante sa akin yung may time kami together at masulit ko yung time namin na isa't isa. Lars Santiago, updated sa showbiz happenings. Bumagsak ang isang poste sa Santa Cruz, Maynila nang mahila ng dumaang truck ang mga kable nito. Hawak na ng autoridad ang truck driver na tumakas matapos ang insidente. Nakatutok si Bernadette Reyes. Pasado alas 3:30 kaninang madaling araw, nakuna ng CCTV video sa Barangay 330 Zone 29 ang pagdaan ng dump truck na ito sa Ronquillo Street, Santa Cruz, Maynila. Pagkalagpas ng truck sa poste, unti-unting lumalay ang mga kable at bumagsak ang poste. Sa isa pang CCTV ng barangay, napatigil ang isang naglalakad at napa-U-turn ang isang tricycle. Pero ang truck na nakasagi sa mga wire, dire-diretso lang. Nahatak talaga siya nung mismong panel ng truck niya. Doon sumabit yung isang wire na nagmula rito sa posting ito. Kaya yun yung mismong nakuha niya yung mismong hanggang dulo na yon. Agad sinara ang kalsada sa mga motorista na nagpabigat ng trapiko sa kanto ng Rizal Avenue at Ronquillo Street. Kaya ang mga pedestrian at residente, no choice kundi maglakad. Eh, siyempre, pamasahe namin pagpasok. Tsaka yung oras. Kaya dahil niya, sarado pala, so uwi na lang kami. Bukod sa abala sa mga motorista matapos pansamantalang isara itong Ronquillo Street, abala rin para sa mga negosyo dito ang pagsasara ng kalsada. Walang customer, walang mga yung sasakyan na dumadaan dito. Doon lang naman kami umaasa sa mga customer na yung nagpa-park dito. Eh wala. Yung mga gustong mag-parking na customer, hindi makaano, di ba? Abal talaga yan, siyempre. Nasa kustodiya ng Manila District Traffic Enforcement Unit ang driver ng truck. Salaysay niya, natakot siya kaya hindi agad huminto. Handa naman daw siyang panagutan ng insidente. Iniwasan po akong lubak. Ngayon po, hindi ko po napansin yung kuryente sumabit. Nakuhan ko na lang po, may pumutok po sa taas. Pasensya na po sa naging abala po. Hindi ko po sinasadya. Ang pakiusap lamang po namin, kasi nakita naman po ninyo yung aming area is commercial area. So sana po, hindi naman din po natin sinisisi yung tracking kasi alam naman natin incidentally, accident lang po naman talaga yung pangyayari. So matulungan nyo sana kami dito sa aming pamahalaang barangay na maibalik ng maayos at mabilis po yung ating komunikasyon. Ayon sa PLDT, pagmamay-ari nilang natumbang poste, inaaksyonan na raw ito ng kanilang teams para agarang mapalitan ng poste. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok, 24 oras. Big time ulit ang nakaambang oil price rollback sa susunod na linggo. Sa tansya ng kumpanyang Uni Oil, hanggang 2 pesos and 10 centavos kada litro ang inaasang tapyas sa gasolina. 50 to 70 centavos naman sa litro ng diesel. At ayon sa Oil Industry Management Bureau ng Energy Department, may epekto sa presyuhan ang patuloy na pagtaas sa inventory ng Amerika, paglakas ng dulya, gayon din ang panibagong ceasefire proposal sa Gaza. Legit body goals ang Sparkle 10 Girls. Kung paano nila na-achieve yan, alamin sa chika ni Lars Santiago. Bold, brave, and beautiful. Yan ang tatak ng strong, successful, and goal-oriented Kapuso Women Sparkle 10. Busy man sa kani-kanilang work schedule, tuloy pa rin ang girls sa pag-achieve ng kanilang 2024 body goals. Gaya na lang ng Running Man mainstays Angel Guardian and Lexi Gonzalez. Sabay kasi sa kanilang pagiging active runner,
ay ang pag-slay sa summer ready body. And the key for this body yaddy is healthy eating. Hilig ako sa gulay. Siguro yun din, kaya fiber. So, siguro napapabilis din yung metabolism. Nasinamahan pa ng keep fit sessions. Pero important kasi balance dapat. So nakakatulong talaga na nag-workout ka din. At least, di ba, nababurn mo din yung kinakain mo. Face card never declined naman sa fresh aura ni Lexi, na giving simplicity is beauty energy sa kanyang IG snaps. Just in time, this taginit ang kanyang beauty tip. Sunblock yan. Yan, legit talaga yun. Sunblock, tapos moisturize kasi nga mainit, so para di mag-dry yung skin. Here to slay with their fitness goals naman, sina Ashley Ortega at Shuvi Etrata. Si Ashley, beach ready na sa kanyang upcoming trip in Siargao. Paano ba kasi yan ma-achieve, Ashley? Usually I go for cardio all the time and ab workout. Siyempre, since summer, lagi naka-bikini, mga beach, para diba, mas confident tayo. Proud morena, aladalagang Pilipina naman si Shuvi, na ang tip, discipline. Mahilig ako mag-core workout. Kung hindi mo in-envision na you will feel good about yourself, kailangan nasa mindset mo na sexy ka. So it's a discipline, it's a process, hindi siya yung one time, big time. Lar Santiago, updated sa showbiz happenings. Misto lang tumatalbog sa gilid ng kasada ang bus na yan sa St. Petersburg sa Russia. Pagliko nito, natamaan at kinaladkad ang dumaraang SUV hanggang sa dumiretsyong bus sa gilid ng tulay at nahulog sa ilog. Pitong pasahero ang patay habang sugatan ang hindi bababa sa 10 pangsakay ng bus. Naka-detain na ang driver nito pero hindi pa malinaw kung bakit siya nawala ng kontrol sa bus. Inararo ng cement mixer truck ang ilang nakahintong sasakyan sa Cebu City. Nabangga ng motorsiklo ang isang rider na unang nabangga ng pickup truck. Ang mahulikam na disgrasya sa pagtutok ni Nico Sereno ng GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Madilim na nang may magbangga ang motorsiklo at pickup sa Barangay Tumana West sa Rosales, Pangasinan. Tumilapon sa kalsada ang rider. Hindi na nahagip sa camera pero ayon sa opisyal ng barangay, nabangga ng isa pang motorsiklo ang motorsiklo ng biktima. Dinala sa ospital ang sugatang rider at dalawa nitong angkas. Hindi niya siguro nakita na may naka-minor na sa harapan niya, kaya nabangga niya. Yung motor na to na nabangga is tumilapon siguro mga 10-15 meters. Sa Labrador, Pangasinan, isang delivery truck ang sumalpok sa isa pang truck na nakaparada sa gilid ng kalsada. Bumangga pa ito sa gate ng isang bahay. Inaalam pa ng pulisya ang dahilan ng insidente pero maaari umanong nakatulog ang driver. Sa Cebu City, habang nakahinto sa pulang traffic light ang mga sasakyan, dumating ang isang cement mixer truck at may mga sasakyang inararo. Unang tinamaan ang truck na may kargang mga baboy. Nabangga rin ang nasa harap na sasakyan at dalawa pang motorsiklo. Ayon sa pulisya, hindi gumana ang preno ng cement mixer truck. Nakipag-areglo na ang driver ng cement mixer sa mga sangkot. Para sa GMA Integrated News, Nico Sereno ng GMA Regional TV Balitang Bisdak, nakatutok 24 oras. Pinakakasuhan ng Ombudsman ng Graft sina dating Health Secretary Francisco Duque III at dating Budget Undersecretary Christopher Lau. Isa sa mga reklamo sa Sandigan Bayan. Pinapanagot ang dalawa sa umano'y paglilipat ng mahigit 41 billion pesos para sa procurement ng COVID-19 supplies noong March 2020. Ayon sa Ombudsman, ilegal ang paglipat ng pondo ng DOH sa procurement services ng DBM na pinamumunuan ni Lau. Pinapayagan lang umano ang Procurement Services DBM na bumili ng common use supplies at hindi nito sakop ang COVID-19 pandemic supplies na binili mula sa pondong galing sa DOH. Sinabi rin ang Ombudsman na maaring DOH mismo ang bumili ng COVID-19 supplies. Sa hiwalay na desisyon sa reklamong administratibo laban sa dalawa, guilty sa grave misconduct, gross neglect of duty at conduct prejudicial to the service ang hatol ng Ombudsman kina Duque at Lau.
Maghahain daw si Duque ng motion for reconsideration sa Lunes o sa Martes. Anya, may mandato silang bumili ng common use supplies para sa DOH, kaya binaba ang pondo na for na accounted for. Kinukunan pa ng pahayag si Lau na wala pang tugon sa ngayon. At blue sa kalangitan sa Wisconsin sa Amerika. Yan ang makulay na Northern Lights o Aurora Borealis na namataan din sa Switzerland, Germany at United Kingdom. Maganda man sa paningin, posibleng epekto raw ito ng extreme solar flare na ibinuga ng araw. Una nang nagbabala ang National Oceanic and Atmospheric Administration ng Amerika kaugnay sa level G4 na geomagnetic storm na tatama sa mundo. At kung ihahalin tulad raw ito sa bagyo, nasa severe category ito. Posible raw ito magdulot ng malawakang problema sa kuryente at orientation ng mga spacecraft sa kalawakan. Inasahang tatagal ang geomagnetic storm hanggang bukas, May 12. May pasyalan sa South Cotabato na perfect para sa mga gustong magpalamig at maging adventurous this summer. At sa Aurora naman, may picture-perfect view kaya dinarayo ng mga turista. Tara at maglibot sa pagtutok ni Raffy Tima. Takasan ng init at dumayo sa dulo ng Pinas. Sa Lake Cebu sa South Cotabato, may pasyalan para sa mga gustong magpalamig. Paniguradong mahuhulog ka sa ganda ng Seven Falls. Na mas pinafresh ng mga puno sa paligid. Perfect for nature lovers na mahilig magpampisaw at sumisid. At kung adventure ang hanap, may water tubing activity. O ang nakalulu-lang zipline na binansagang pinakamataas sa Southeast Asia. Tila heaven is a place on earth ang Lake Cebu na may picture-perfect na tanawin. At swak para sa pamilya at mga kaibigan. Mapipil mo talaga dito yung ano, peace of mind ka pa. Makakapag-relax ka talaga. Going north, patok sa mga turista ang Bislac River sa Vintar, Ilocos Norte. Pwede mag-bonding over picnic o kaya habang nagkakayak. Kung feeling adventurous, itry ang zipline o magbike habang nasa ere. Sa katabing bahay naman ng Bakara, may sariling pakulo sila sa Bislac River. Pwede magtampisaw sa crystal clear at malamig na tubig ng ilog. May pakubo rin doon para pagtambayan at i-enjoy ang summer breeze. If you're too far from the north, pwedeng umaura sa Dingalan Aurora. I-enjoy at libuti ng malaparaisong view ng bundok sa pamamagitan ng boat ride. May mga rock formation din at kuweba na nakaharap sa Pacific Ocean. O, saan tayo sa susunod na pasyal o kahit food trip? I-share nyo sa 24 Horas Weekend page ang inyong travel at food adventures. Para sa GMA Integrated News, Raffy Tima nakatutok, 24 Horas. Nasa 40 Chinese vessel ang namatang umaalagid sa Escoda Shoal, ilang nautical miles malapit sa Palawan. Naniniwala ang Philippine Coast Guard. Posibleng paghahanda sa pagtatayo ng artificial island ang pagtatambak ng patay na corals ang China malapit doon. Nakatutok si Jonathan Andan. Sa video na ito ng Philippine Coast Guard, makikita ang ilang taong umaahon mula sa dagat. Ayon sa PCG, mga diver ito ng China na gumagawa ng marine assessment sa West Philippine Sea. Pero ang mas nakababahala rito, sabi ng Coast Guard, lumalapit sa Palawan ang mga researcher ng China. Nakuna ng 3 Chinese research vessels na ito sa Escoda Shoal o sa Bina Shoal na pasok sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. It is very alarming because Escoda Shoal is just 75 nautical miles away from the coastline of Palawan. Ganyan na siyang kalapit ngayon. Sinisid din ng PCG ang Escoda Shoal at bumulaga sa kanila ang mga patay at durog na corals na itinambak sa mga sandbar dito na ayon sa PCG, indikasyon na may posibleng reclamation o pagtatayo ng artificial island na mas malapit na sa Palawan. Dahil dyan, ipinadala ng Coast Guard sa Escoda Shoal ang pinakamalaki nilang barko, ang BRP Teresa Magbanwa. 26 days na itong naroon simula April 15, pinakamatagal na deployment ng barko ng PCG sa West Philippine Sea.
Layo nitong pigilan ng China na palawakin ang mga sandbar sa Escoda Shoal at maaktuhan silang nagtatambak ng mga patay na corals doon. Kung hindi natin imo-monitor ito at hindi natin babantayan ito, baka sa mga susunod na buwan, magulat na lang din tayo na sa Sabina Shoal, malalaki na rin ang mga isla na nandito na ginawa nila. Ang problema, sobrang dami na ng barko ng China sa Escoda Shoal. 34 na Chinese militia, 4 na Chinese Coast Guard at meron pang mga barko at helicopter ng Chinese Navy. Ang tanong ngayon, kaya ba itong itaboy ng ating Coast Guard? Kaya rin ba nilang hulihin ang mga nagre-research ng walang permit mula sa DFA? Technically, ang Philippine Coast Guard has the mandate to do that. Pero by the time we reach ang mga service boats ng mga marine scientists na to, magdideploy na rin ang China ng 5 rigidal inflatable boats para harangan ang Philippine Coast Guard. In violent response to counter them or to drive them away is not part of our strategy. Pero sa tingin ng Coast Guard, epektibo ang pagbabantay nila sa Escoda Shoal dahil hindi na raw nagtatambak ng patay na corals ang China sa mga sandbar doon. Sabi ng Coast Guard, magdadala rin sila ng mga marine scientists mula sa UP at BFAR para suriin ang mga sandbar sa Escoda Shoal. Hindi muna aalisin ng PCG sa Escoda Shoal ang pinakamalaki nilang barko. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal nakatutok, 24 oras. Sinusubukan paraming kuna ng pahayag ang Chinese Embassy, kaugnay ng mga sinabi ng Philippine Coast Guard. May fresh na fresh at talaga namang refreshing na summer drink na binabalik-balikan sa Jensen. At ang matinding init na dinaraing ng marami pwede rin puhunan sa negosyong daing. Ang mga diskarte para kita mo ang asenso, tinutugan ni Chris Duniga ng GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ang matinding init na idinaraing ng marami, biyaya para sa iba? Singtindi ng sikat ng araw ngayon ang daing business ni na Javel at Geraldine. Dahil po hindi po binilad po namin yan, masisira po yan. Tuyo-tuyo talaga po yung para hindi magkaamoy yung tuyo. Ang mga isdang pinatuyo, titimbangin, irerepak at ibebenta ng 50 to 100 pesos kada tumpok. Sa puhunang 5,500 pesos, mahigit 7,000 pesos nakita ang balik. Tsagaan lang po talaga kasi dyan po kami kumukuha ng pangkabuhayan. Pampawi ng init ang negosyo ng college student na si Justin Kadar at partner niyang si Hannah. Sa palengke sa General Santos City, dinudumog ang kanilang ice cream. Pero ang pinakamabentang refreshment nila, dragon fruit juice. It's giving healthy at refreshing dahil homemade pa ito. Wala ni siya sagol nga magic sugar o food coloring. Pure good ta, nga makaayo good sa kalawasan. Di bababa sa 80 litro ng dragon fruit juice ang kanilang naibebenta. Makadugang siya sa mga expenses na sa balay, tapos sa pang-eskwela po niya, then sa among baby. May ibang tinatamad lumabas kapag matindi ang init. Kaya sa mga taong bahay, trending din ang pagagansilyo o crochet. Libangan ito para sa marami. Pero sa ilang stay-at-home moms sa Pangasinan, instant kabuhayan ito. Mula sa hair accessories, keychains, stuffed toys at iba pa, kayang-kaya nilang gawin yan. At ang kita nila sa pagbebenta ng mga yan, 5,000 to 10,000 pesos kada buwan. At dahil chill lang ang crochet business, ang mamis na kinakarir ito, tila may work-life balance. Actually, very beneficial po siya sa amin bilang mga nanay, especially ngayon na ang hirap kumita, pero thankfully enough, meron kaming ganitong klaseng talent na nakakapag-provide at nakakapag-help sa mga husband namin. Para sa GMA Integrated News, Chris Zuniga ng GMA Regional TV One North Central Luzon. Nakatutok, 24 oras. Mapapasabi ka ng feel old yet sa chikang ito. Tila ganyan kasi ang feeling ng marami ngayong nag-first communion na ang panganay ng Kapuso Royal couple na si Sia Dantes. All smiles si Ding Dong Dantes at Marian Rivera sa harap ng altar pati na sa labas ng simbahan for Sia's milestone. Mamaya na po ang inaabang ang bagong season ng Running Man Philippines, ang pasiklaban sa Habulan at Kulitan bago ang pagsabak sa real challenges, alamin sa aking chika.
The long wait is over. Tonight, mapapanood na ang second installment ng Running Man Philippines. Mag-ready na sa mga exciting at makapigil hiningang missions na pipiliting mapagtagumpayan ng ating mga runner. Mas palaban ang runners. At ang bagong runner na si Miguel Tan Felix, sasalang sa matinding mga pagsubok. Honestly, lahat ng expectations ko sa Running Man walang natupad. Dahil ganun ka-extreme, ganun ka-unpredictable yung show. Kahit anong pwede, kahit anong pwedeng mangyari, mangyayari. Kaya yun yung dahilan kung bakit exciting yung Running Man. Bukas, mas magiging mahirap ang mga misyon. Diretso agad ang runners sa isang beach para harapin ang mga challenge na ibibigay sa kanila sa gitna ng winter. Bukod dyan, pahirap ng pahirap ang mga misyon. Kayanin kaya ito ng mga runners. Gusto ko na po mag-back out talaga. Nilalagay ko sa kokote ko paulit-ulit nung mag-start yung race na yun. Setup lang to, trabaho lang to. Pero hindi, parang ayoko rin talaga ituloy eh. Pero yun lang talaga, sabi nga ni Boss G, sabi sa lyrics ng kanta namin, go na nang go. May kambing na nag-parkour sa puno ng nyog pero hindi na nakababa. Kaya ang rescuers na pasabak sa pag-akyat ng puno. Narito ang aking papagood vibes. In its superhero era, ang kambing na yan sa Negros Oriental. But wait, bakit parang baliktad? Ang ating super kambing, tila nakikipagsagutan pa sa mga goat whisperer, goat rescuer, na porda sa klolo sa kanya. Umakyat kasi ang kambing sa puno ng nyog at hindi na makababa. Narinig daw ng may-ari na humihingi ito ng tulong habang nasa itaas ng puno. Kaya tumawag sila ng barangay na mabilis na pinuntahan ang stranded na kambing. Dahan-dahan nila itong inakyat at tinalian para maibaba mula sa puno. Kwento ng may-ari, sa mesa nagsimulang umakyat ang alagang kambing. Shocked sila na pati puno ng nyog aakyatin ito. Baka raw on a mission ang kambing na maghanap ng sariwang damo. Ang bida nating goat, literal na G-O-A-T o greatest of all time sa kakaiba nitong trip. In the end, malaya na muli ang kambing at ready na siya to conquer the world. Para sa GMA Integrated News, Nelson Canlas, nakatutok 24 oras. Grabe. Marami pa siya mga punong aakyatin. Sa buhay. Oh, at kalmado siya naghihintay. Talented siya. Ang tanong, naka-insure ba yung kambing? Good question, Nelson. Naku, bantayan niyo po yan. Baka kusan makarating. And that's why, Chika, this Saturday night, ako po si Nelson Canlas. Pia Ivan? Thank you, Nelson. At yan po ang mga balita ngayong Sabado para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang news authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras. Magandang balita mga kapuso, kahit ano pa man ang oras, mapapanood ang 24 oras weekend at iba pang newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.